affordable accessories at gadgets para dito sa Samsung S23 Ultra. Pag-usapan natin, kaya wag natin patagalin pa. Let's do this! What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. So for today's video, ipapakita ko sa inyo yung mga accessories at gadgets na nabili ko para dito sa S23 Ultra. Pero hindi ibig sabihin na limited lang siya para dito sa S23 Ultra. Pwede pa rin natin magamit itong mga accessories na to sa ibang phone or sa ibang brand. Simulan na natin sa case. So meron akong dalawang case dito guys. This is Shandy shockproof case. So as you can see, meron siyang transparent back design and then meron siyang color black na frame. So ito yung itsura niya kapag nakalagay na yung case. So para dito guys, meron tayong extra protection dito sa ating camera. And meron silang hard corners, no? Meron pa silang parang naka-usle ng konti. So kahit na mahulog natin siya, kahit na bagsak-bagsakin natin yung phone, eh mapaprotektahan ng case na to yung mismong phone. Right now guys, ang presyo nito is nasa around 300 pesos lang. Sa ganong presyo guys, is meron ka ng shockproof na case para sa S23 Ultra mo. Pero yun nga, gaya na sinabi ko, hindi lang naman ito yung in-offer nila sa case na to. So marami din silang mga ibang brand or ibang phone model na meron silang ganitong design. Next naman guys, itong isa is medyo pricey siya, pero ito talaga yung pinakapangarap kong case. Ito yung tinatawag nilang Aramid Fiber Super Thin Case. Ito yung itsura niya guys. Isang reason kung bakit gusto ko ng ganitong case, medyo bulky na kasi talaga yung phone, malaki na siya guys. So kung bibilan ko pa siya or ipapares natin siya sa malalaking case or makakapal, talaga mahihirapan na tayong gamitin itong S23 Ultra. Ito yung itsura niya sa likod kapag nakalagay na yung phone. So meron din tayong metal frame dito, no, para sa protection ng mga camera. And then para dito sa may screen naman guys, meron din siyang nakausli na konti. Hindi ko alam kung makikita niyo siya, pero yun nga, may extra protection din para sa screen. The only downside lang na nakita ko dito guys is yung side niya. Hindi siya masyadong protected kasi parang halfway lang yung nakalagay. Kung makikita niyo, makikita pa rin natin yung frame ng phone dito. And then wala rin protection yung ating buttons. Now para lang alam nyo, ang presyo nito guys is medyo pricey talaga siya, no? 2,200 pesos nung nabili ko siya. Pero kung i-compare natin siya sa mga known brand, no, tulad ng yung Pitaka and yung Tinborn. So si Pitaka case, ang presyo niya sa Aramid case nila is $70, 3,800 pesos. So laki ng difference, no, parang almost half ng price nito. And then yung isa naman guys, yung Tinborn, $60 naman. So malaki talaga yung na-save ko sa pagbili dito. At isang reason kung bakit ko siya nagustuhan is meron siyang MagSafe compatibility. Hindi ko alam guys kung mapapansin nyo, pero parang may nakausli na konti dito sa likod. Which is para sa akin, almost impossible siyang lagyan ng metal ring dito sa loob, no? Kasi manipis yung, ano eh, yung case eh. Pero yun nga, nalagyan nila ito ng metal ring para magamit natin yung ibang MagSafe accessories and gadgets dito. Which is yun yung next na ipapakita ko sa inyo. So ito yung rack space na 10,000 mAh na magnetic wireless PD power bank. So meron siyang 22.5 watts and 20 watts na wired output rate. And then for the wireless charging naman guys, meron siyang maximum of 15 watts na output. Which is very good na, no, para dito sa S23 Ultra. So ito yung itsura niya guys. Ayan, so ilang araw ko na rin siyang ginagamit. So kung makikita nyo, meron siyang tali dito. And then para sa mga ports, meron siyang lightning port, isang PD Type-C and USB-A port. And then sa side guys, meron siyang apat na light indicator para sa battery level and yung kanyang power button. Ang official price nito is 1,399 pesos. Kung i-compare na naman natin siya sa ibang brand, tulad na lang ni Anker, yung ibang MagSafe compatible na power bank nila guys na 10,000 mAh capacity, umaabot ng 4,000 pesos, which is triple yata yung presyo nito. So for me, sulit na sulit siya. So paano sila nagwo-work? So yung metal ring dito sa Aramid case, lalagay lang natin siya dito or parang sasakto lang natin siya dun sa metal ring na nandito. So ididikit natin and that's it. I-on natin siya guys. Di ko alam kung makikita niyo siya sa screen. There you go. Tapos nakalagay dito sa baba, fast wireless charging. So gumagana yung 15 watts na wireless charging niya. Now sa paggamit ko naman sa kanya, very intact naman, hindi siya natatanggal. So dikit na dikit siya sa phone guys. Sa pag-charge naman, hindi ko pa na de-drain itong power bank eh. Pero chinarge ko na itong S23 Ultra ng 30
80% hanggang 100%. Tapos full charge itong power bank, dalawa lang yung nabawasan sa light indicator. Ibig sabihin, pwede siguro na ma-charge natin itong S23 Ultra ng dalawang beses. Pero yun nga, gaya ng sinabi ko, solid combo itong dalawang ito. Nakuha ko yung gusto kong case na manipis, tapos aramid na siya. And then yung power bank, hindi masyadong bulky, hindi siya mataba or hindi siya makapal, maliit lang din siya. And then meron pa siyang wireless fast charging. Okay, next item na tayo, and this time guys, kung gusto niyo pang mas makatipid pero gusto niyo gumamit ng mga MagSafe accessories or gadgets, ito ipapakita ko sa inyo. Ito yung tinatawag na silicone MagSafe. Para lang siyang sticker guys, pero meron siyang metal material, no, para dumikit yung magnet na manggagaling dun sa MagSafe na accessories na gagamitin mo. So for example, itong nabili natin na Shandy na case. So ito, life hack itong sinishare ko sa inyo, kaya makinig kayong mabuti. Napakasimple lang, ito lang siya. Metal ring, meron siyang adhesive dito sa likod. Texture niya guys is malambot kasi nga silicone siya. So hindi natin may scratch or madadamage yung mga accessories na paggagamitan natin. And ang price nito guys is 49 pesos nung nabili ko siya, no. Kung gusto pa natin makatipid, bili tayo ng mga basic phone case. For example, mga 99 pesos lang, 50 pesos. So kung ipag-add natin 'yun, nasa around 150 pesos or 200 pesos lang, MagSafe compatible na 'yung case na gagamitin mo. So ito 'yung itsura naman niya kapag nakalagay na. Ayan. So try natin kung gagana itong power bank, no. Ayan. So charging siya guys. Nice. So gumagana siya, and tingnan naman natin kung gaano siya kaapit. Okay. So yung next na item na ipapakita ko naman sa inyo guys, ito yung IB Wind na film screen protector. Hindi ko alam kung tama yung pagkabasa ko sa brand nila. Natuwa lang ako sa laman nito sa loob, no. So meron siyang kasamang parang rubber mat para kapag i-apply natin yung screen protector, protected din yung mismong unit. And then ito yung isang screen protector na sinasabi ko sa inyo, dalawa na siya agad. So kung titingnan natin guys, meron siyang mga alignment hole dito kasi meron siyang kasamang alignment tool dito. Ayan. So ito nilalagay siya dito sa ilalim, and then ilalagay lang natin yung screen protector sa mga butas. So ito yung magiging itsura niya. So hindi ako nahirapan ikabit to guys, ha, kasi yun nga, meron siyang guide, no, na ginagamit. Para sa screen protector na to guys, ito yung actually tinatawag nilang self-healing na screen protector. Ito yung kapag meron siyang scratch or meron siyang maliliit na parang hairlines, kusa siyang babalik sa original form niya. Which is napatunayan ko siya kasi kapag nag-fingerprint ako guys, naiiwan yung fingerprint ko dun sa mismong screen protector, and then maya-maya naman mawawala na siya. Now syempre hindi naman talaga natin maiiwasan na magasgasan talaga ng tuluyan yung screen protector na to, pero mas gusto ko kasi to guys kumpara sa mga glass, no, kasi yung mga glass protection pag nabasag sila or nag-crack, pangit na siyang tingnan, while ito naman kapag na-scratch kasi siya, medyo okay lang kasi konti lang naman yung difference, eh parang hindi siya masyadong napapansin. And actually guys, meron din pala siyang kasamang ano, eh ito nga yung mga panlinis, pang good, pang gano'n, no. And meron din siyang kasamang camera metal frame. Meron din siyang kasamang parang skin or sticker sa likod. So kumbaga kung bibili ka nito guys, all in one package na siya. Meron na siyang protection sa likod, protection sa camera, and sa screen. Okay, so next item na tayo guys. This one is actually ang ating sponsor for today's video. Ito ang Ugreen Nexode Chargers. Ito guys, may kanya-kanya silang wattage. So unahin na natin itong Ugreen Nexode Mini 30 Watts Charger. Alam na rin naman ng karamihan na yung halos sa mga flagship phones natin ngayon na hindi na nila ini-include yung charger. The best thing about dito sa Ugreen, nagbibigay sila ng mga reliable at mga malulupit na mga charger, no, or pangpalit natin, na nagbibigay pa rin sa atin ng fast charging at mas compact. Okay, so compare lang natin guys yung size niya, no. So ito yung Xiaomi na 33 watts na charging brick. Kung i-compare natin siya guys dito sa Nexode 30 watts or sa Nexode Mini, napakalaki ng difference nila. So talagang travel friendly itong charging brick na to kumpara dito sa original na Xiaomi na 33 watts na charging brick. And then ito, na-flip din yung mismong saksakin niya, kaya hindi siya masyado makakakuha ng space kapag i-store natin siya sa bag. Tapos meron din tayong Nexode 45 watts charger dito. And this one guys is actually pang ano naman to, kung meron tayo tablet, then meron din tayong smartphone, ito yung best na charging brick para sa'yo. So ito yung itsura na guys. Ayan. So halos same lang sila nung Nexode Mini, ah. Pero ito medyo mas malaki siya kasi mas mataas naman yung wattage niya, 45 watts. So same sila guys, na flip yung saksakan.
And then dito naman kung makikita natin, meron siyang dalawang USB Type-C na port. Kung i-compare na naman natin siya sa 33 watts na charging brick, hindi rin siya ganun kakapal, no guys? So para sa akin, mas malaki pa rin talagang tingnan nito kasi fix yung kanyang saksakan while ito guys, na-flip siya. And lastly guys, itong Ugreen 65 watts na PD GaN fast charger. Actually guys, itong tatlong charger na to is meron silang GaN technology or ito yung pinakalitest na fast charging technology which is reliable na sila ngayon dahil maganda yung performance nila, no? So ito yung itsura niya guys. Kung meron kayong laptop and then meron kayong tablet tapos meron kayong smartphone, ito yung best charging brick para sa'yo. Meron siyang maximum of 65 watts na charging output. Para naman sa ports, meron tayong tatlo. Meron siyang Type-C na port and isang USB-A port. Nafi-flip din yung saksakan nila. So again, travel friendly na naman itong charging brick na to. Ngayon, kung meron ka nagustuhan sa mga Ugreen charger na to, depende sa kung anong gamit mo ngayon, meron akong good news sa inyo kasi itong darating na 6-6 sale sa Shopee, up to 50% off yung kaya nilang ibigay sa atin, plus may mga vouchers din silang ipamimigay. Ito yung mga pwede nyo gamitin na voucher code para mas makamura kayo. Again, thank you Ugreen for sponsoring this video. Alright, balik na tayo and actually, ito yung pinaka nagustuhan ko sa lahat ng accessories na nabili ko para dito sa S23 Ultra. Ang presyo nito nung nabili ko siya is 154 pesos. Ayan, ito yung itsura nila. Para sa item na to, kailangan natin ng MagSafe compatible na case or ng iPhone. And ang ginagawa naman nito guys, stand to. Pwede siyang holder at card holder. So ito yung itsura niya guys kapag nakalagay na siya sa likod ng phone, makapit din siya. Ayan. For example, nasa labas tayo, naghihintay ng food. Itong stand na to ay talagang maaasahan siya kasi ang nipis lang, hindi siya bulky eh. Pero parang meron tayong built-in na phone stand. So again, ilalagay natin siya dito sa, for example, sa table. Then scroll. Pwede natin siyang gamitin ng naka-portrait or pwede natin siyang gamitin ng nakahiga. Gustong-gusto ko tong item na to kasi ang mura niya lang pero ang laki ng maitutulong niya sa atin. Now, for example, tapos na tayong kumain at naglalakad-lakad na tayo sa mall, pwede natin siyang gamitin as holder. So, ilalagay lang natin daliri natin dito, guys. And there you go. Meron na tayong instant holder. Reliable yung magnet niya, guys, kaya hindi siya talaga mahuhulog sa kamay natin. And yun nga, dahil medyo malaki nga talaga itong S23 Ultra, pwedeng-pwede natin gamitin to para kahit gamitin natin siya ng isang kamay, hindi tayo mahihirapan. Lastly, guys, na feature na meron dito sa item na to. So, meron siyang card holder dito, guys, at hindi naman din siya nahuhulog, eh. Maganda rin yung design niya, maganda yung texture, maganda yung material na ginamit. At yun, pinag-isipan talaga nila yung item na to para ma-maximize, no, yung pwede natin gamitin sa kanya. And basically, that's it guys for today's video. Sana itong mga items na to ay nakatulong sa inyo, no, kung sakali naghahanap kayo ng mga accessories para sa phone nyo. Gaya ng sinabi ko nung una pa lang, hindi ito limited para dito sa S23 Ultra. Ngayon, kung meron na kayong mga ginagamit na phone accessories dyan at gustong-gusto nyo sila, please let me know para ma-share din natin sa iba, no, kung okay sila o kung sulit ba sila or wag natin bibilin yung mga item na ganun. For me, wala pa naman akong hindi nabiling item na hindi sulit. Tulad na lang nito, tingnan nyo tong, ano, yung silicone metal ring na nilagay natin kanina. Ayan. So, pwede rin siya dito, guys. Alright, I think medyo mahaba na yata itong video na ito. So, hanggang dito muna sa ngayon, guys. Ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Kailangan, ha? Nanood lang ako ng Demon Slayer.